Praise the Lord. Hallelujah. Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. So, mapagpalang umaga sa lahat. Good morning. Good morning. Good morning. Can we give again the clap of praise to God who loves us like no one else? Can we give the Lord the clap of praise, everyone? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, pakisabi naman sa iyong katabi, I am glad you are here. Please sa church, welcome po, praise God. And this month of April po, wow, April na pala. Katawin niya tayo from January to April na, wow, praise God, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Nasa ika-4 month na po tayo na taong 2024. So, for now is nasa last week na po ba tayo ng season ng Ramadan? Nasa last week season na tayo ng Ramadan. So, grabe ang Panginoon, nakatawid tayo ng 1 month. Na kaya nating magtago-tagong kumain at uminom-inom ng tubig na patago-tago tayong kumakain. Well, anyway, tapos na po ang ating tema sa cross. Natapos na po natin yung tema na yun for the whole month of March. So, sa aming as per meeting agreed po is na pagkasunduan po namin itakal muna ngayon. First week of April is yung about the prayer and fasting. So, excited po ako and very personal po kasi ito po ay napapanahon din po na message. At kadalasan po ng mga modern churches po ngayon is nakakalimtaan na po nilang itakal ang prayer and fasting. Yung mga early churches po is kadalasan po pinatakal pa nila ang prayer and fasting. But for now is ang mga modern church po is usually nakakalimtaan na po ang prayer and fasting. At naniniwala din po ako na gusto din po itong ipadala ng Lord ngayong umaga. Mapapanahon po na ipapadala po ng Lord sa ating lahat. So, na kung saan dapat din po nating maunawaan kung ano po ba ang mensahe, ang right knowledge po ng prayer and fasting. So, are you ready? Amen. Sa word ng Panginoon ngayong umaga? Amen. Are you ready po bang sumalawan ang salita ng Panginoon ngayong umaga? Amen. Amen. Hallelujah. So, ako po ay very excited din. So, kung tayo po ay excited din, kung tayo po ba ay excited, pwede po bang makarinig ng Diyos na malakas na palakpak po? Moving forward, so our topic this morning is, paki-flash po yung next slide. Our topic po this morning is prayer and fasting. Pakisabi nga po, prayer and fasting. Prayer and fasting. Pero walang natutulog, lahat. Lahat sumasagot, amen. So, naku, prayer and fasting. Fasting po ang hindi fast eating. Fasting. Pabilis at kumain. Kumakamot yung uli ng ilan sa likod, fasting. Fasting. So, meron ka bang breakthrough na inaantay? Meron ka bang mga prayers na gusto mong masagot? Meron ka bang mga tanong sa Lord na gusto niyang masagot? Meron ka bang may mga challenges at battle na gusto mong pagtagumpayan? At yun po ang gusto nating malaman kung ano po ang will ng Lord. Pero ano kaya ang secret dyan para masagot po yan ang mga katanungan na yan? At sa umagang ito po, ituturo ng Lord kung ano po ang solusyon sa mga iyan. Para masagot po ng Lord ang mga iyan. Dahil mainam po na maunawaan po natin ang karunungan tungkol po sa, patungkol sa prayer and fasting. Kasi grabe po ang power po nito pag tayo po ay naunawaan natin ang kapangyarihan ng prayer and fasting at nagawa niyo po ito sa inyong buhay. Dahil minsan, ginagawa mo naman ang best mo. Sa Panginoon, ginagawa mo naman lahat. Pero nagtataka ka, yung effectiveness is lacking. Wala yung power. Ginagawa mo naman yung best mo, nagpupuyat ka naman mag-aral lahat-lahat. Pero yung effectiveness is lacking. Wala yung productivity, wala yung power. Ano kaya ang secret? Kaya nga, next slide please. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 6, verse 16 to 18, sinasabi ng Panginoon dyan, moreover, when you fast, do not be like hypocrites. Dyan lang po, malinaw na sinabi ng Lord na, when you fast, not if you fast. Because ina-expect po ng Panginoon na tayo po ay nagpa-fasting. Because when, na the word when is, kapag nagpa-fast ka, hindi sinabi if you fast. So ina-expect ng Lord na,
tayo ay nagpa-fasting. Ina-expect ng Lord na ang kanyang mga bawat Kristiyano, bawat sumasampalataya sa kanya ay nagpa-fasting. So, sabi, when you fast, do not be like hypocrites with a sad countenance. Ito ho, ay tuturo ko po sa inyo ito. Pero, huwag na po kayong sisimangot pag tinuro ko ito sa inyo. Dapat nahangiti pa rin po kayo. Amen po. Kaya po ba mag-fast eating? Ay, fasting po pala. Kaya po? Amen. Kaya po mag-fasting? Amen. Hallelujah. So, sa halip, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. Kasi halimbawa, pag ginawa niyo yung fasting, halimbawa lang ha, malungkot yung mukha niyo, halata yung mukha niyo na nagpa-fasting kayo, eh, pinapakita niyo sa buong mundo na kayo ay nagpa-fasting. So, you will be rewarded, but not in heaven. You will be rewarded only in this earth. Yung reward mo hindi galing sa heaven, kundi galing lamang dito sa earth. Nagigets niyo po ba? Amen. So, you will receive only the reward from earth, not from heaven. So, next slide. But when you fast, anoint your head and wash your face. Sa madaling salita, kapatid, maghilamos ka. Tingnan mo nga yan, kapatid, yung katabi mo kung naligo yan ngayong umaga. Kasi, amoyin nyo lang. Tingnan mo nga yan ngayong umaga kung naligo yan. O kung nag-bisik-bisik lang mo, kung naghilamos. Maligo ka, kapatid, kaya ka nilalabig. Maghilamos tayo. Wash your face. See? So, amen. Again po, hindi ko naman po sinasabi na dapat branded yung suot ng damit, branded yung ganitong, dapat ganito yung suot ko. Pero ang importante naman po is yung umaharap po tayo sa Panginoon ng fresh na malinis yung damit natin, presentable po tayo sa Panginoon. Kasi tayo po ay umaharap sa Lord, hindi po sa tao. So yung damit mo na sinusuot na yan, para po yan sa Lord. Amen po ba? So hindi mo kailangan ng branded na damit, na mamahali na damit, kailangan lang maging presentable ka sa harap ng Panginoon. Amen po ba? I'm not against in branded, pero kung wala tayong pambili ng branded, yung mas prefer natin yung mas komportable tayo, presentable po tayo sa harap ng Panginoon. Amen po ba? So, your only motive palagi na pag humaharap ka sa Panginoon is ma-please mo yung Panginoon araw-araw. Pag nagpupunta ka ng church, yung nag-please mo ang Lord. So, amen. So, again ha, dapat nakaligo, wash your face. So, next slide, in 18. So that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in the secret will reward you openly. So, di ba, ganun pala dapat ang nangyayari kapag nagka-fasting ka, dapat ang Father lamang in heaven ang nakakaalam. So, dapat ang Father lamang na nasa langit ang nakakakita na pag ikaw ay nagpa-fasting. At pag ginawa mo yon, na pag nagpa-fasting ka, at ang Father in heaven lamang ang nakakaalam, you will be rewarded openly. Pero, pag nabasa po kasi natin ang Matthew chapter 6, the whole chapter, mababasa ang next slide. Mababasa po natin itong threefold cord na po nito. Yung threefold cord po nito is praying, fasting, and giving. Yan po yung kabuuan po ng whole chapter ng Matthew chapter 6. Yung praying, ginagawa naman po natin yan everyday. Giving po ba? Araw-araw po tayo nag-pray. Amen po. Given po yan. Araw-araw po tayo nag-pray. And even po, pag Thursday night, nandito po tayo for prayer meeting. Ginagawa po natin yan. Nag-prayer po tayo. Yung giving naman po, nagbibigay din po tayo. Nag-offer po tayo sa Lord. Nagbibigay po tayo ng tithes and offering. Pero, kung gusto niyo pa pong tumibay ang relasyon niyo sa Panginoon, dapat pala isang Kristiyano ay hindi nawawala sa kanya ang pagpa-fasting. Amen po ba? Amen. Hindi nawawala sa kanya ang pagpa-fasting. Ngayon, pag meron kang tatlo niyan, yung kapangyarihan na yan, napakatibay po niya bilang sa isang Kristiyano. Mahirap kang buwagin as
a Christian. Hindi ka basta-basta mabubuwag ng pagsubok. So, kasi sabi na Ecclesiastes chapter 4 verse 12, yan po nakalagay po dyan. A cord of three strands is not easily broken. Kaya halimbawa, pag meron kayong tali na tatlo-tatlo na yan, hindi po basta-basta mabubuwag yan. Pag meron kang praying, fasting, and giving, hindi ka mabubuwag na Kristiyano, hindi ka basta mabubuwag. Pag pinagsama-sama mo yung tatlong yan, mahirap yang kalagin. Matibay pa yan sa relasyon nyo. Matibay pa yan sa relasyon nyo. Pag pinagsama mo yung tatlo-tatlo, yung tatlong tali na yan, pag meron ang praying, fasting, and giving. But giving aside, mga kapatid, na kapag nagawa niyo po yung tatlong bagay na yan is, pag nagpipray ka, nagpa-fasting ka, nagigiving ka, ay tell you, mga kapatid, hindi ka mabubuwag bilang isang Kristiyano, mga kapatid. I tell you, matibay ka, kapatid. Pag nagagawa mo yung prayer, yes, nagpipray naman ako. Nagbibigay naman ako, pero anong kulang? Eh, napapaisip po tayo, may kulang pala. Hindi ako nagpa-fasting. Fast-eating lang. Kadalasan. So, hindi pala pwede na nagpipray ka lang, amen. Hindi pala pwede na nagpipray ka lang, pero walang giving. Hindi rin pala pwede na nagpipray ka lang na walang fasting. Hindi rin pala pwede na nagigiving ka, pero walang praying. So, dapat merong tatlo na yan. Praying, fasting, and giving. At hindi po kayo basta-basta mabubuwag pag meron po kayong tatlong bagay na yan. So, ano ba ang ating, pero ang ating po talagang pag-uusapan ngayon is ang fasting. Ngayon po, ano nga ba talaga ang fasting? Next slide, please. What is fasting? Fasting is voluntarily abstaining from food or other legitimate enjoyments for a specified period and for spiritual purposes. Yun pala ang fasting. Hindi kakakain. Or kaya naman, may mga bagay kang hindi gagawin for a special period purpose and for spiritual purposes. And by saying no to food, temporarily, you are voluntarily, ha? Walang pumili sa'yo, walang nagsabi sa'yo na mag-fasting ka. And tingnan mo nga yung katabi mo kung kaya niya mag-fasting. Bonsai. Tingnan mo nga sa lagay na yan. Bonsai. Tingnan mo nga sa lagay na yan kung kaya mag-fasting niya. Sige nga tayo mga kapatid, pero totoo po. Totoo po. Bonsai. No one force you, walang pumilit sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo kung mapipilit mo ba yung mag-fasting. No one force you, ha? Walang pumili sa'yo. Voluntarily mong ginagawa. Para saan? God. Para sa Lord. Hindi dahil sinabi ni Pastor Jus, Draven, mag-fasting ka. hindi gano'n. Dapat voluntarily ginawa mo, choice mo na mag-fasting ka. Hindi dahil dinikta o sinabi ng ibang tao na gawin mo. Voluntarily. Malinaw po ah, voluntarily. You reduce or eliminate your food. Wow, food. Eliminate your food for a specified period and purposes. Ang fasting, mga kapatid, ay Christian discipline. Amen. Pag sinabi mong nagpapas ka, you're stopping the earth to nourish you and you're allowing God, the Spirit of God, to fulfill and nourish you. Wow. Hallelujah. You are stopping the earth to nourish you, but you allowing the God to nourish and to fill your spirit. Wow, hallelujah. Grabe ang Lord. Kung ang dating nag-nourish sa'yo ay yung mga kabsa, yung mga chocolate, yung mga sopas na ribbon sa labas, yung mga, yan po yung dating nag-nourish sa'yo, pero pag ikaw ay nagpapas, you are temporarily saying no to food. Not of earthly nourishment, but you allowing the Holy Spirit to nourish you. Wow. Hallelujah. Ibig sabihin, pag nagpa-fasting ka, you are lending your ears to God. You are lending your ears to God. Dinahayaan mong marinig mo ang boses ng Panginoon.
Ang fasting ay hindi diet lang. Kasi kung nagpa-fasting ka lang, motive ko lang para kumayat ka, fasting lang, ano lang po yan, diet po yan. Ang fasting po na walang praying, useless. Useless po yan. Tingnan mo nga ulit siyang kakari mo sa likod. Kung, sa likod naman, sa likod. Bonsai. Kung kaya niyang ano, kaya niyang talaga ang fasting. Yung iba ay nakawakan yung ano eh. Hindi, pinaghirapan ko to, pinaghirapan ko to eh. Amen, hallelujah. Amen. Naghirapan maghanap ng pambayan. So, kapag nagpa-fasting ka, you lose weight naman talaga. Even po talaga, you lose weight, but you gain more in spirit. You lose weight, but you gain more in spirit. Wow, hallelujah. Busog ka sa spirit, kaya pag minsan pag nagpa-fasting ka, kahit balandrahan ka dyan ng lechon ni Raven, ng sopas ni Raven, ayoko, gusto ko kayo. Kaliwali. Kaliwali. Pero mamaya na lang daw, babalutin na lang ikaw. Babawi na lang. Amen. So, hallelujah. So, kasi whenever you pass, mga kapatid, you calling the heaven to respond. Yes. Hallelujah. Siguro, marami na sa atin ang nahihirapan ng mag-fasting. Pero ngayong ma-idea ka na, hindi ka na mahihirapan mag-fasting. Dahil meron ka ng right foundation ng prayer and fasting. So, mag-iiba na ang perspective mo ngayon. Pakisabi nga sa iyong katabi, may iba ka na. Ay, mag-iiba ka na. Mag-iiba ka na. Lagi na lang nasisingit. May iba ha? Mag-iiba ka na. So, na nahihirapan mag-fasting at makapokus dahil, alam niyo minsan mga kapatid, nahihirapan po kasi tayo mag-fasting kasi doon tayo nakapokus sa mawawala sa atin. Nasa pwede po natin mag-gain from the Lord. Nakuha niyo po ba? Nihirapan tayo yung fasting kasi iniisip ko yung pwedeng mawala sa akin. In-order ko na yun, kakainin ko yun mamaya, kakainin ko yun bukas eh. You are so much worrying na mawawala yung nourishment na pwedeng ma-allow ng katawan mo. Pero you're not allowing the Holy Spirit to nourish you. Wow. Hallelujah. So, alam niyo mga kapatid, isa sa mga prinsipyo talaga dapat natin maunawahan ang right knowledge ng prayer and fasting. So, sa pamamagitan ni Apostle Paul, ang sabi po dyan ni Apostle Paul, kung andyan mo nga ay hindi mo kayang kontrolin, paano pa kaya ang iyong self-control? Kung andyan mo nga ay hindi mo kayang kontrolin, well, paano pa kaya ang disiplina mo? Paano mo pa kaya makakontrol ang demonyo? Kung ang tiyan mo nga ay hindi mo kayang kontrolin. So, bakit kayo natatawa sa likod? So, kung ang sopas nga ni Raven at ang kanyang lugaw ay hindi mo maintindihan, paano pa kaya ang demonyo? Amen. Hallelujah. So, ang sabi ko ni Paul, your stomach is not your God. Yes. Hindi po natin Diyos ang ating Diyan. Sabi po ni Paul yan, sa pamamagitan po ni Apostle Paul, your stomach is not your God. Hindi po natin Diyos ang ating Diyan. Pero, and when you fast, nare-remind tayo na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa? Walang sumasagot. Mas mahalaga ang Diyos kaysa sa ano po? Para hindi kayo, parang tungkot. Pagkain. Parang ang hirap pigisin. Mas mahalaga ang Diyos kaysa sa ano po? Amen. Hallelujah. So, food is important, but food is not the important thing. Kuha niyo po ba? Food is important, but food is not the important thing. So, next slide po. Ay, ito yun yung sumaba. Sumaba. Balik ako. We can fast from food, technology, or entertainment. Fasting is willing to set aside the legitimate appetites of the body, whether it's food, entertainment, or technology for a specified period of time and concentrate on praying and seeking God. Kaya ng ginagawa natin, social media kaya ba? Kaya hindi mag-Facebook? Yes. Kaya daw. Kaya daw ni Bunso. Baka isang oras ka lang hindi nag-Facebook, naghiwalay na kayo.
YouTube pwede mo din. Pwede mo i-abstain sa technology, sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Kaya bang hindi mag-TikTok? Kaya. Kaya hindi mag-TikTok si Kuya PJ. Hindi mo na daw siya mag-TikTok. So, sa mga mahilig mag-Instagram, sa mahilig mga ano, mag-internet, sa mga Mobile Legends, dapat po na kayo mag-Mobile Legends. Hindi po healthy ang Mobile Legends. For me, ah, hindi siya healthy. Kasi nako-consume niya yung time na pwede ka magbasa at makinig ng ano, worship song at magbasa ng mga salita ng Diyos. Deception is it. Yes. Deception is very present this time. Kailangan mo maging alert. Galing na ako dyan. Dahil na si Kuya Manny dyan. Alam bang mga skin dyan? Narinig ko lang. May mga points yata yan eh. So baka mas yung rank ni Kuya Manny, nabenta niya na yata yun. No? Diba? So kung meron kayo dyan, nabenta nyo na. Ha? So mas mag-focus tayo sa pag-prayer and fasting. Kaya ako usually pag gusto kong mag-abstain yun sa ano, sa Facebook, natataka sila bakit hindi masal si Ate Johan. Baka binablock na ako nito. Wala akong Facebook. Hindi ako usually nag-open ng Facebook. Nag-deactivate ako sa social media for a special period of purposes. Pero kung tandaan niyo mga kapatid, ang pagpapasting kasi hindi lang dapat tutunganga ka lang. Hindi lang dapat ganun, tutunganga ka lang. Nag-fasting ako, tutunganga ka lang. Hindi pala dapat ganun. Pag nagpapasting ka, sabayan mo ng prayer. Pagdarasal. At pag nagpi-prayer ka, hahanapin mo ang boses ng Panginoon. So, next slide. At ang sabi dyan, it is not only lends a note of urgency and persistence to our praying, but it is also a powerful personal discipline to train our will, to develop self-control. Wow. And tune our spiritual sensitivity towards God. Self-control. Ilang percent pa kaya ang ating self-control sa pag-say no sa kasalanan? Assess yourself. Ilang percent pa kaya ang ating self-control? Ilang percent pa kaya ang ating spiritual sensitivity towards God? Ilang percent pa kaya? So, kaya tayo lang po ang nakakaalam yan. Kayo-kayo lang po ang nakakaalam yan. At sabi pa dito, we don't fast to try manipulate or force God into action. Yan. Sinabi dyan. Kasi ngayon, halimbawa, Lord, magpapasting ako. Talaga magpapasting na talaga ako, Lord. Magpapasting na talaga ako, Lord. Dahil kasi, Lord, gusto ko paglabas ko ng pintuan na yun, sasagutin ako ng crush ko. No. You try to manipulate God. Tinuturuan mo ang Diyos. Minamanipulate mo ang Diyos. Kasi Lord, dapat ganito Lord, na dapat pag nag-fasting ako, magkakaroon ako ng iPhone 15 Pro Max 1TB sana all sa mga nanalo kahapon ng iPhone 15. Praise God. No, hallelujah. Si Pastor Jus, nanalo kahapon ng iPhone 15 Pro Max. Praise God. Hallelujah. So, hindi ganyan ang pagpapasting na nagpapasting ka, pero minamanipulate mo yung Panginoon na i-answer niya, na i-action niya agad yung sagot sa pagpapasting mo. Hindi po ganun pagmamanipula po yun sa Lord. Na kailangan pag dumating nyo sa point na dumalating sa point na dinidiktahan pa po natin yung Diyos. Minamanipula po natin ang Diyos na, Lord, right now. Ginaganon mo ang Lord. So minamanipula mo ang Lord, tinuturuan mo ang Lord na, Lord, ito ang gawin mo sa akin. Lord, ito dapat, ito ang ganito, ang pag nag-fasting ako, ito dapat, automatic, dapat, on the spot, dapat. So, pag ginaganon mo ang Lord, parang wala kang highest respect sa Kanya. Parang wala ka ng respeto sa Lord. Remember, He is God. He owns everything, even our own life. Lahat ng meron po sa atin, dumating po tayong iba dito, wala po tayong dala. Wala po tayong pagmamayari sa mundong ito. Kanya po lahat ito. Lahat po ng kayamanan na meron ka, Kanya po yan. Kahit saan ka magpunta-punta, kahit sa Pilipinas ka matumunta ka dito, ang kayamanan na yan, Kanya pa rin yan. Kaya wala kang karapatan na imanipula ang Diyos sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo.
Kasi may instances na, Lord, right now, gusto ko ganito agad na ang mangyari. So, ang dating nun, parang pinapainipilan po natin ang Lord. Pero, kasi, ito, pasahin natin. Kasi, God's answer according to His will. Sabi dyan. Dapat, pag nakikipag-usap po tayo, yung may highest respect po sa Panginoon. Yung may kababaan po ng loob. Yung may humbleness. Yung may highest respect. Lord, kung ano po ang kalooban niyo sa aking pagpa-fasting and praying at ang gabing ko po. Hindi po dapat natin minyamanipula ang Diyos at pinipwersa ang Diyos sa gusto pong mangyari sa kasagutan ng ating mga panalangin sa Kanya. Na, Lord, handa po akong maghantay kung ano po ang kalooban niyo sa aking mga panalangin. Gaano man katagal niya akong sagutin kahit 10 taon. Napapangiti yung mga lalaki sa mga nililigawan nila. Kaya ba? Kaya kahit 10 taon, kaya niyo maghintay? Hallelujah. So, kapag may pinag-pray po tayo sa Panginoon, dapat may kababaan ng loob at may submission po tayo sa Kanya kung ano pong pinapagawa. At willing po tayo sumunod sa gusto ng Panginoon. So, sabihin nga natin, ayon pa din sa kalooban ng Lord. Ayon pa rin sa Lord. Yung mga hindi po nagsalita sa likod, ano pong plano nyo? Saka na lang. Ah, ano pong plano nyo? So, amen. So, at ito pa minsan na nakakatuwa. Pag nagpa-fasting ka pala, kahit meron kang prayer, mag-end up ka na, pag talagang ito ah, sinisig mo talaga si Lord ah, mag-end up ka na alam mo kung ano talaga ang kalooban ng Lord sa'yo. Kaya minsan, kahit pa may nakapresent kang prayer request, hindi lamang sasagutin ng Lord ang prayer mo, pero ang Lord mismo ang magre-reveal sa'yo. Mismo ang Lord ang mag-lead at mag-guide sa mga prayers mo. Wow. Yan po ay kung talagang sinisip po natin ang Panginoon. Kaya nga minsan, may mga tao na pag nag-prayer, nag-fasting, bigla na i-enlighten, yung mga nag-prayer na pag nasa punto na sila ng buhay nilang sila ay nagpapakamatay, bigla na i-enlighten ang kanilang buhay. So, yung mga blindness, bigla pong nagliliwanag ang kanilang pag-iisip, hindi yung naguguluhan. Kaya encourage yung mga kapatid na gawin natin ito. And another thing, at pag nagpa-fasting tayo, una katulad ng sabi ko kanina, walang nagdikta sa'yo, walang pumili sa'yo, at walang nagmanipulate sa'yo pag nag-fasting ka. Kaya mamaya sigurado nito, walang may magsisharon mamaya. Walang may magsisharon mamaya. Hindi na ako mapipigilan, hindi ako mag-fasting yan mamaya, hindi ka magsisharon. Halimbawa yun ang fasting. So, but kidding aside mga kapatid, because ang pagka-fasting is voluntarily na bitawan ang earthly desire. You just want to do it. Gusto mo. Walang pumilit sa'yo. Na i-deny mo ang iyong sarili at dapat sana dito sa ating church ay meron po tayong praying na fasting talaga. May nagpa-fasting po talaga sa atin. Yung prayer meeting naman may nagagawa naman natin. Yung pagpa-fasting dapat sa ating church is ma-practice po natin yan. But I believe na mga kapatid na yan po ang nais ipabigay ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga na ito. In fact, yung mga biblical heroes natin nag-fasting. Si Elijah nag-fasting. Si Moses nag-fasting, right? Si Daniel nag-fasting. And even our Lord Jesus Christ, He fasted. And sa history ng Bible, halos pagkain ng kanilang sa history po ng Bible, halos pagkain po ang temptation sa kanila. Satan, saan po na-tempted? Satan po, saan po na-tempted? Pagkain. Si Jesus, saan po na-tempted? Pagkain din, tinry po siyang itempt na Satan, pero hindi po siya nanalo doon. So, sa pagkain talaga nitempt ang tao. Remember mga kapatid, your stomach is not your God. Kailangan mo makontrol ang dyan mo. Kasi kung hindi mo makokontrol ang dyan mo, paano pa kaya ang demonyo? Amen? So, every time we fast, but definitely yung mga kapatid, madali lang po ito. May mga klase ng fasting o type of fasting, most of you are familiar with, but
for those who do not familiar with, ito po ay mabibigay po tayo ng ilan. The types of fasting, here you go, mabilis lamang po. Number one, lagong dyan, di ko nalagay. Normal fasting. Pag sinabing normal fasting, hindi ka kumakain ng solid food. Tubig lang. Pag sinabing normal fasting. So, ang tanging paraan para makasurvive ka is water lang. May mga gumagawa nito ng 7 days at may gumagawa nito ng 40 days pero hindi, which is I don't recommend. 40 days, kaya po bang walang solid food? Which I don't recommend po. 7 days po may gumagawa niyan, pero 40 days po yung nabasa ko sa Philippine Inquirer yata o sa Philippine Star na nag-fasting ng 40 days is na namatay po. Kasi, pag nagpa-fasting po tayo, consider po din natin yung health condition natin. May iniinom tayong gamot. Pag nagpa-fasting tayo, dapat kinukonsider din po natin yan. Huwag mong gagayahin yung napanood mo lang na 40 days nag-fasting. Ay, 40 days siya nag-fasting, gagayahin po din. Huwag, hindi dapat ganun. Dapat i-consider mo din yung medical condition mo. So, yun na po yung normal fasting is tubig lamang po, nasasayaran lamang po ng tubig ang ating bibig. Pero hindi po tayo kumakain ng solid food. Meron naman po tayong tinatawag na total fast o mas kilala sa tawag na absolute fasting or dry fasting. Kasi itong dry fasting, completely for a certain period of time, wala ka pong kinakain, wala ka din pong iniinom. O para mas madali yung number one, normal fasting. May tubig pa. Pero itong dry fasting, yung pangalawa, walang tubig, walang pagkain. Parang nahihirapan eh. Saan ako dito sa number one o sa number two? So, tanging saliva mo lamang ang iyong tubig. Katulad ng ginagawa natin mga kapatid ng mga Muslim. They are fasting from dawn to sunset. Ginagawa, wala silang tubig, wala silang pagkain. Ang tanging tubig lamang nila isang kanilang saliva. For a certain period of time. Buti pa nga yung mga Muslim, napapractice nila, no? Kayo-kayo mga Kristiyano, kaya-kaya natin gawin. Actually, naisip, mas maganda kung naging ang Muslim naging Kristiyano. Dahil sila mas ano pa ako eh. Nakakaya nilang hindi uminom ng tubig. Nakakaya nilang hindi kumain. Yung number one, normal fasting, ha? Yung pangalawa is dry fasting. So, Moses fasted absolute fasting. No food, no water. So, Jesus fasted 40 days. No food, no water. Wow, grabe. Elijah fasted. No food, no water. Eh, wag na po natin tangkang ilagay yung pangalan natin dyan kasi 40 minutes pa lang hindi na po natin kaya mag-fasting. Wag na po natin ilagay yung pangalan natin dyan kasi hindi po natin talaga kaya na 40 days talaga. So, kasi sila 40 days eh. Tayo 40 minutes pa lang. Hindi ka naman, hindi mo na kaya mag-fasting. And third, partial fasting. Ang partial fasting po mga kapatid is from the word partial lang. Nagpa-fasting ka ng one meal for, hindi, kunyari hindi ako mag-dinner. Fasting ako from 6 p.m. to 6 a.m. One meal for a day. And another thing po is Daniel's fast. Gulay lamang at prutas ang iyong kinakain. Daniel's fast. Pero pag munang pagtangkain kapatid, kung hindi ka kumakain ng gulay at prutas, kasi mahihirapan ka mga kapatid. Pag Daniel's fast ang iyong pinili, dapat marunong kang kumain ng prutas at gulay. Mahirap ito pag hindi ka kumakain ng prutas at gulay. So, tingnan mo nga ulit yung mga katabi mo mga kapatid kung makakaya mag-fasting yan. Kaya na. Kasi may right knowledge yung sa fasting. Kaya na, kaya na. Praise God, praise God. So, may napilian na po tayo sa mga fasting na yan. Kung saan po tayo mag-fasting dyan. And another thing. Next slide. Ito po. Fasting should be our response to urgent needs, urgent prayers, and request to God. Dapat naalala mo tayo, ay, parang kumukunti kami kada Friday. Siguro dapat magpa-fasting ako. Wow. Ay, parang hindi na nasisimba si ano, dapat magpa-fasting ako para sa kanya.
ay parang hindi maganda yung flow ng music team namin, magpa-fasting ako. Wow, praise God. Ay parang hindi maganda yung harmony ng simbahan namin, kailangan mag-fasting ako. Praise God, hallelujah. So, doon pala dapat attentive po tayo sa ating pag-fasting. O kanyari naman, ay magpa-fasting ako kasi may kalamidad na mangyari sa Pilipinas, pamilya ko doon, may bagyo, may ganito. Magpa-fasting ako. So, dapat alam natin kung ano ang dapat nating i-fasting. We need times of fasting from people. Alam niyo po ba yan? We need time fasting from people. We need time fasting from media. Katulad na sinabi ko kanina, yung YouTube, yung Facebook, yung TikTok. Yan po.